kapatid. Let's all rise. Pwede ba natin bigyan ng malakas ang palakpak ang ating Diyos sa buhay? Pwede ba isigaw, kapatid, ang malakas na hallelujah? Come on! Yung malakas na hallelujah! Yes, oh Lord! Sabi sa Psalm 83:18, that they may know that you alone, whose name is the Lord, are the most high over all the earth. At ang pangalan niya ay Jesus, and we call him Jehovah. He's Jehovah Rapha, he's Jehovah Nisi, he's Jehovah Shalom. He is our everything, kapatid. Naniniwala ba lahat doon? Amen? Kaya kayong umaga, ibigay natin ang lahat para sa ating Diyos sa buhay. Amen? Are you ready, Church of God? Come on! Hey! Hallelujah! Hey, kapatid, put your hands together! He reigns with a rival. Come on. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. Whoa. He goes by the name of Jehovah. Fighting for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. His sons never die. His eyes are like fire. Yes, oh Lord. There's no other God like Jehovah. Jehovah Nissi, fight your battles. 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 Raise your voice. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Come on, church! Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Rapha, heal your body. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Rapha, heal your body. Praise,
Praise when I'm numbered, praise when surrounded. Yes, oh Lord.
praises the waters, my enemies crowded. Come on! As long as I'm breathing, I got a reason to praise. Hey, hey! The come Lord. On! Yes, oh Lord, I praise, cause I know you're still in control. Hey, but praise is a weapon, it's for the sound. For the sound. But praise is a shout that brings Jericho down. Church, as long as I'm breathing, I got a reason to pray. Hey, 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 hey. So Lord, I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise, praise your voice, hey, oh, hey. Come on. Sarap sa pakiramdam, Panginoon. Yung mga pawis na dumadali sa aming katawan sa pag-worship kayo, Panginoon. Ito'y nagbibigay ng kagalakan sa aming mga puso dahil alam namin
Ikaw ang nag-iisang audience namin, Panginoon. Ikaw ang aming sinasamba. At ginagawa namin lahat ng ito, Panginoon, para parangalan ka. Hindi para maitaas ang aming mga sarili, kundi parangalan ka, Panginoon. Because you deserve, you're the only one who deserve the praise and worship. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, wala kami ibang may offer sa iyo, kundi ang aming mga puso, ang lubusan na gusto sumamba sa iyo, oh God. Dahil wala naman kami pagmamalak sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo, nanggaling lahat kung anong meron kami ngayon, oh God. Ang pagsamba namin ng buong puso, Panginoon. Ito ang tangin na may alas sa iyo, dahil sobra-sobra kami nagpapasalamat sa iyo, oh God. We thank you for everything, oh God. Kaya sa aming aawitin ngayon, oh God, we acknowledge your goodness and greatness in our life, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. You're so good, Panginoon. You're so good. Just wanna thank you for your forgiveness.
Nakarating sa sitwasyon natin ngayon. Sa kabila na nangyari sa buhay natin, hindi natin alam paano nangyari, paano ginawa ng Diyos, paano tayo nakatayo ngayon. Kapatid, ganyang kabuti ang ating Panginoon. Hindi natin maaarok sa ating isip paano niya ginawa ang lahat. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon, kapatid. You're so good to us, O Lord! How you love me, what a friend you have been. You've been so good to us, O Lord. Yes, O God. Thank you, Lord. Kapatid, He will do the same thing sa mga disipulo niya noong una pa panahon. Kung anong ginawa niya sa mga disipulo niya, sa mga alagad niya, sa pagsama sa kanila, noong una, kaya niyang gawin ngayon sa generation natin at kaya niyang gawin sa susunod na generation, kapatid. Magtiwala lang tayo sa ating Panginoon at maniwala. He is the same God yesterday, today, and forever, kapatid. Hindi nagbabago ang kanyang salita kailanman. Kaya ngayon, let's declare, He is the same God. Hallelujah. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Our voice. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh Rock, oh Rock of Ages, I'm standing on your faithfulness. On your come on.
Bago, Panginoon.
hindi ka katulad ng ibang Diyos na may limitasyon. Ikaw ang Diyos na limitless God, Panginoon. You can provide us everything, O Lord. We just trust and have faith in you, O Lord. Yes, O Lord. We praise you. Kapatid, pwede mo ba itaas yung mga kamay na yan? I'm calling on the Holy Spirit. Oh, mighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill us, Lord. Come and fill me again. Come and fill us, Lord. Come and fill us, Lord. Come and fill us, Lord. Alam namin, Panginoon, mawawalan sa isa'y ang lahat ng ginawa namin sa umagang ito. Sa pagpupuri, sa pagsigaw, sa pag-iyak, sa paglundag, mawawalan ang lahat ng saysay na ito kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Ito'y magsisilbing ingay lamang, Panginoon. Pero by your presence, by your holy presence, Panginoon, ito'y magiging isang tagumpay na gawain. Dahil alam namin, Panginoon, kasama ka namin sa umagang ito. And as we continue to worship you in spirit and in truth, Panginoon, iaalay namin ang aming mga buhay, ang aming puso, ang aming buong pagkatao sa pakikinig ng iyong salita, O God. Sa gagamitin mo na iyong anak na maghahayag ng iyong salita, Panginoon, gamitin mo siya ng malakas sa umagang ito, O God, na tanging iyong salita lamang ang mamutawi sa kanyang mga labi. Itago mo siya sa iyong likuran at makita ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan sa buhay niya, O God. Maraming salamat. At ngayon pa lamang, dinideklara na namin na ang gawain nito ay matagumpay na. Hallelujah, hallelujah. And we declare, at kami nagpapasalamat sa iyo na sobra-saba. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging inak sa Jesus. Ang lahat ay magsabi ng... Yan. Good morning po sa lahat. Pakisabi sa katabi, good morning. Good morning. Tayo po ulit tayo. Once a month lang naman po natin ginagawa to. Tayo po tayo, batiin naman po natin yung mga hindi pa natin nababate. Yung mga bagong mukha, I'm sure meron po dyan. May mga bagong gawa dyan eh. Hindi, joke. Sige po, tayo po tayo. Batiin naman po natin katabi natin. Ay, hindi katabi. Yung mga iba po sa paligid. Sige po, galaw-galaw po tayo kasi baka makatulog tayo mamaya. Okay na po. Ayan, maraming salamat po. Ano lang po, para at least kahit pa paano, di ba, magkabati-batian tayo mamaya po kasi, di ba, uwian na din agad. Mamaya, hindi nyo nabati si Ate Lydia, naka-uwi na pala agad. Okay, good morning po. Ito po, yung title ng preaching natin, kung matatandaan po natin, ano po ba yung title ng series natin for this month? Ito po ay Know Jesus and Make Him Known. Amen po ba? At ngayon po, nais ko pong i-share sa inyo yung isa sa pinakamakapangyarihan na salitang binatawan ng ating Panginoong Jesus nung nandito po siya sa lupa. Ito po ay yung sabi niya in Tagalog, sa sikat na expression ngayon, wala na, finish na. O, di ba? Sabi niya po sa John 19 verse 30, it is finished. Sabihin po natin, it is finished! It is finished! Hallelujah! Palakpakan natin ng Panginoon. Thank you, Lord, that it is finished. Ngayon po, ayan, bago po tayo magsimula, may tanong po ako sa inyo. Kasi po, ang susunod na slide, sabi ko po dito, nascam na tayo. Pero tatanong ko po sa inyo, nascam na nga ba kayo? Oo naman. Nascam. Hindi po kayo nag-iisa. Actually po, malapit po ito sa aking puso ngayong mga nakarang araw. Kasi po, nascam po ako. Ayan. Nascam tayo. Ayan. Dadamay ko po kasi kayo.
Alam niyo po, na-scam ako recently lang at before we go on with the preaching, at I know naman connected din po ito. Mamaya, nawa, makonnect natin. Pero share ko lang po sa inyo for further info. Parang FYI din, mamaya kasi na-scam na pala kayo, hindi nyo alam. So ganito po ang nangyari sa akin. Palibhasa kasi, hindi ako mahilig manood ng balita. Sorry na po. Ang nangyari, meron pong tumawag sa akin. Nagpakilala from a bank na isa po sa mga bankong ginagamit ko. Ang dami kong banks eh. Wow! Pwede namang madaming banks, wala lang laman. Pero yan po, may isa tumawag sa akin, nagpakilala from a bank. Sabi niya po, meron daw, kasi may credit card po ako sa kanila. Ang tawag dito? Yung points ko daw po, i-convert to cash. Wow! Eh, nagkataon po, ginagamit ko before yung credit card na yon at hindi ko talaga nagamit yung points niya. At nagkataon din, wala akong pera. Kaya nang sinabi po, nahihip ko convert to cash yung points ko, sabi ko, wow, thank you Lord, my blessing. Tapos, nagtiwala po ako, alam niyo na po yung ending, scam nga yung pinag-usapan natin. Nagtiwala po ako kasi alam niya po yung credit card number ko. Usually, di ba, dapat yung 4 digits, last 4 digits lang alam. Sa akin, alam yung buo, 16-digit card number. Which is, una, dapat flag ko na pala yun kasi bakit siya yung nagbigay ng credit card number? Hindi ako, di ba? So, sinabi niya, alam niya rin yung physical address ko mula sa number street hanggang sa letter 302E. Siyempre, hindi ko sasabihin dito. We are on the recorded line. So, yun, alam din yung address ko, alam din yung email address ko. Nasabi ko, parang nagtiwala ako kasi, wow, personal information ko, bakit niya alam? Legit na taga-bangko, sabi. So, ayun, nag-usap kami para daw ma-convert yung points ko. Meron daw silang merchant, sabi, na sila daw yung bibili ng points ko para ma-convert to cash. Kaya makaka-receive daw ako ng code, another flag na hindi ko napansin, pero may bumubulong na sa akin. Another flag na parang sabi, makaka-receive daw ng code para ma-convert yung points ko into to cash. Sabihin ko lang daw yung code. Ayan. O, diba? O, natatawa na kayo. Sorry na. Tapos, ang nangyari po, edi, sabi, itatry daw po muna yung butal ng mga points ko. So, magko-convert muna tayo. Nakareceive ako ng notif. Sabi, i-convert po muna natin 60 pesos yung rewards. Ganyan. So, nakareceive po ako ng notif. Binigay ko po yung number. Uy, nag-go through yung conversion, sabi nung taga-bangko daw. So, sige po, ngayon po, itry na natin ng mas malaking halaga. So, binigay po ulit yung, may na-receive po ulit akong code. Tapos, ayun, si Kuya Benedict, binigay yung code. sorry. Pagkabigay ko po ng code, na-realize ko po na after kasi noon, sabi, oh, nag-go through po. Sige po, ito pa po yung susunod na code. Aba, parang dire-diretso ah. So pagkatapos nung nagbigay ng code, ang ginawa ko po, imbis na sa notif ko lang binabasa yung number, inopen ko pinaka yung text. Pagkabasa ko ng text, imbis na nako-convert to cash yung reward points ko, parang ako yung nagbabayad ah. Sorry na. Yung pala, yung binibigay kong code, kumbaga, ay OTP pala. Na yun, syempre, nasabon ako ni Mrs. Nagtitinda lang po siya ng sabon, kaya tinerm ko yun. Pero napalalahanan ako ni Mrs. na never share your OTP. Amen po ba? Kaya ganun din po sa inyo, kala nyo mapapagkakatiwalaan, di ba? Yun pala, hindi. Pero glory to God, kasi pending yung transaction, tapos na agapan, kasi na-realize ko din naman, alam ko na ginaid ako ng Panginoon, pinatektahan niya ako, at konting halaga lang naman yung naka-pending, at pinagpe-pray ko pa rin po na nawa ma-reverse yung transaction. Ayan, kasi ang nangyari po noon, nung na-realize ko na parang, scam pala to. Ang ginawa ko po, tinawagan ko yung bangko, tapos tinawagan ko rin po yung Grab, kasi Grab Pay po, parang pinapasa pala yung pera ko sa credit card, pinapasa po doon sa GrabPay account ng kung sino mang tao. Bigay ko po sa inyo yung number. Mag-ingat po kayo. Hindi. Pero ayun po,
ayun, naka-pending po kasi natawagan ko naman po agad yung Grab, natawagan ko din po yung, ay, nakapag-email po ako sa Grab, natawagan ko po yung bangko, and then, na-email ko na po lahat, ang Data Privacy Commission, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, lahat na lang, kala nyo, ang laki-laki ng amount na nawala. Pero syempre po, for ano din, nakakagulat, kasi di ba bakit alam yung number mo, address mo? So, syempre, natuwa naman siguro yung nag-scam sa akin, nakakuha sila ng OTP. After a few days, tumawag ulit. Ibang ahente, sabi, ano, na-disconnect po yung supervisor nung kahapon or nung isang araw. Ano po, ituloy po natin yung transaksyon. Hay nako. Eh, syempre, ako yung na-stress a few days ago, so tinakot ko din po, na-stress ako. Sabi ko, alam ko na yung ginagawa nyo, yung scam nyo ko, i-re-report ko kayo sa police. Nakuha ko na yung number, pati yung number na ginagamit mo, kukunin ko, sabi ko. Kasi medyo natakot po ako dahil ano eh, alam yung address namin eh. So, ang nangyari po, nireport ko din naman talaga sa police. Pagkapunta ko po sa police station, kasama ko po si, ano, si Mrs., ayun po, pagpunta namin, sabi ko, na-scam po ako sa credit card. Hindi pa po ako nakakapag-istorya, sabi ng police, na-scam ka, yung rewards mo, gagawing points. Alam na agad. Tapos ang sabi, opo, last year pa pala yung nangyayari. Ikaw na lang po yung pinaka-latest case. Nakakaya. Last year pa pala siya nangyayari, pero ngayon pa lang. So, brothers and sisters, bakit ka sinishare? Kasi madami daw po pala na bibiktima nun. Hindi lang po mga batang katulad ko, mas madalas daw po yung mga matatanda. Kaya ang sakit sa puso eh, di ba? Yung mga matatanda po madalas nabibiktima niyan eh. Sorry na. Sorry na po, sir. Sorry. Pero ayun po, sometimes, di ba, sa buhay natin, ganun, kukunin yung tiwala nyo, di ba? Hindi nyo alam, nabubudol na pala kayo, nai-scam na pala kayo. And sometimes, ganun din po sa spiritual na buhay natin. That's why I'm sharing. As awareness, mamaya kasi, di ba, may tumawag sa inyo. Pag hindi nyo po alam, hindi kayo sigurado kung sino po, kung scammer po ba, gawin nyo lang po, i-chat nyo lang po ako with your credit card information at ako pong magbe-verify kung tama. Okay po? Natuto pala. Pero yun po, sabi yung, yun, minsan, na-scam na din talaga tayo spiritually, di ba? Kasi sa dami ng mga napapanood natin na magagandang salita, ganyan, minsan may scam tayo, maliligaw tayo. But first and foremost, na-scam na tayo ni Satanas. Umpisa pa lang. Amen ba? Ano po bang nangyari? We were separated from God. Ang shinare ko po kanina, sabi ko nga, unang nangyari, nagkaroon po ng kasalanan. Nahulog sa kasalanan ang unang tao, si Adan at saka si Eva, di ba po? Ano po ba? Dahil na-scam sila, sabi kasi ng ahas, oh, kainin mo yan, masarap yung prutas na yan, pag kinain mo yan, parang magiging Diyos ka. Parang ganun, di ba? Kaya na-scam, kinain yung prutas. Ayun, nagkaroon ng kasalanan at mula dun sa kasalanan na yun, na disobedience, nagbunga na po ng napakaraming kasalanan. Imagine nyo po, yung ano po bang nangyari, di ba? Yung nagkaanak sila, ang sumunod na kasalanan, murder na. Grabe po, no? Yung si Cain sa si Abel, alam po natin yun. At yun din po, yung gusto kong i-share, bakit? Kasi may nagtanong po sa akin before na sabi, kung totoo ang Panginoon, bakit ang daming nangyayaring kasamaan sa mundo? Bakit hindi niya pinipigilan yung mga nangyayaring kasamaan? And syempre, pinagpray ko rin sa Panginoon kung ano yung sasagutin, pero ito yung parang revelation din naman sa akin na, alam niyo po ba yung sa science or science fiction? Hindi ko alam. Pero alam niyo po ba yung butterfly effect? Yung sinabi po nila, kapag meron daw pong pumagaspas na paro-paro sa isang pagkakataon, isang ham, ano yung pag, ano yung, ganun, yung ganun. Naging manananggal na. Isang pagaspas ng paro-paro dito po, after 100 years, ay nagiging ipo-ipo or malaking buhawi daw or typhoon. Ibig sabihin po, yung isang maliit na kasalanan, syempre, palaki ng palaki yon hanggang sa susunod na henerasyon, palawak ng palawak. And that's what happened to our world right now, di ba? Mula dun sa maliit na pagkakasala, lumaki ng lumaki, kaya ngayon sobrang kasamaan na ang nandito sa mundo. Pero glory to God, andito tayo bilang asin at ilaw na magpapanatili at magpre-preserve ng mundo. Amen po ba? Glory to God. Thank you po, Lord.
So ayun po, we were separated from God, sabi po kasi sa Bible, sa Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God, your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Sometimes when we are doing, or when we are praying for something to the Lord, sometimes, di ba, minsan parang feeling natin, hindi tayo naririnig. Dito sa Bible, ang sinabi, yung mga Israelita po, nung unang panahon, kaya hindi sila nakikita, or hindi sila naririnig, or dinidinig ng Panginoon, is because of their iniquities. And brothers and sisters, that's a reminder for us then, na if we're sinning, we are separating ourselves from God. Last week po, di ba, yung shinare po ni Ate Yeng na prodigal son, di ba po ang sabi kasi, ang separation from God is like you're in hell. Kasi ang hell ay kawalan ng presence ng Panginoon. Ano pong natatandaan natin? Si prodigal son, umalis po siya sa protection, sa poder ng kanyang magulang, ng kanyang ama. Pagkaalis niya po, sa umpisa kala niya masaya, ang ganda ng buhay, pero hell pala yung maranasan niya. And that's also what will happen to us, brothers and sisters, if we go away and separate ourselves from God. Amen po ba? So ayun po, sometimes we were scammed, we were separated, we were captive to sin before. Nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba, okay lang mag nakaka... Oh, wag niyang sasabihin, hindi niyo alam yung kanta. Pero sometimes, di ba, napakadali na lang magsabi ng bad words, di ba? Kasi nga, parang expression mo na noon. Pero because we're captive to sin, okay lang na maglaseng, okay lang na magyosi, okay lang na mambabae, at para gender equality, okay lang manlalaki, di ba? Kasi natural lang yun. It's common, di ba? Okay lang kasi eto naman yung ano, kung saan ka masaya, sundin mo ang puso mo. Amen? Ganun yung nariri. Because we are captive before to sin. We don't know yet the truth eh. Pero, aside from that, ano pa ba? Ano bang napangka-scam na ginawa sa atin ng kaaway? Bali, ito po pala, sabi din sa captive to sin, para sabihin nyo po, hindi ako nag-iimbento ba? John 8:34, sabi po dito, Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Ulitin ko po, everyone who sins is a slave to sin. Kung ikaw ay nagkakasala, alipin ka ng kasalanan. Ganun po pala yun. Tanong mo nga, sabi mo, alipin ka ba? Dati. Dati, wow. Ano po, alipin sa gigilid o alipin na mamahay? Alam niyo po ba yun? Sa hekasi. Wow, hekasi pa dati. Ano, paghahalataan yung edad din. No? Hekasi. Ano ba ngayon ang hekasi? APP. IAP lang. Araling pan-AP. Okay, sorry po. Ano yung APP? Ah, sa pagpapakatao. Kasi baka nagpapakahayop kayo. Magpapakatao pa na yun. Edukasyon sa pagpapakatao? O, hindi. Ay, ESP pala yun. Ayoko na. Sige, tama na nga yung mga subject na yan. Tapos na ako nag-aral eh. Yung mga kabataan na lang. ESP pala yun. Okay, balik po tayo. Sabi po dito, captive to sin. Ano po pa ba yung mga panahon na ginagawa natin? Averse to the truth. Minsan, no, kahit ito yung katotohanan, ayon sa Biblia, hindi yan ang totoo. Kasi 2024 na. Aba, nagbago? Di ba? 2024 na daw, kaya dapat, ito na yung paniniwalaan. Napakaluma ng paniniwala niyong ganyan. Kapag may sinabi po ako, naku, baka batuhin ako kapag na-post to online. Pero alam niyo naman po yung mga isyong panlipunan, di ba? Sometimes po, merong mga paninindigan na nandun naman sa Biblia, pero pag dahil 2024 na, hindi na yan applicable. Averse to the truth, at nai-scam tayo dati. At ngayon po, nai-scam ang maraming tao. Dahil hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen ba? Tapos, ano pa po? Averse to the truth, relative daw yung truth, di ba? Kung natatandaan nyo po, merong picture, hindi ko lang po nalagay dito, pero yung meron pong dalawang magkaharap, may nakasulat na number, 6 kapag nandito, pero nakaharap po dun sa kabila, ang pagkakabasa niya, 9. Kaya sabi, relative ang truth, kung saan ka nang gagaling, yun yung katotohanan. Pero mali po yun, kasi po, isa lang katotohanan. Kanino nyo po itatanong? Dun sa nagsulat. Amen? Kung sinabi nung nagsulat, 6 yun, 6 po yun.
Kung sinabi ng sulat, 9, edi 9, di ba? Hindi pwedeng kung sino yung nagbabasa. And ganun din po sa buhay natin, na sometimes hindi po natin alam kung anong gagawin natin, anong purpose natin, ano yung katotohanan para sa atin. Tanungan po natin kung sino yung nagsulat ng buhay natin. At sino po ba yon kundi si Jesus, our author, finisher of our faith. Amen po ba? Glory to God! A verse to the truth. Susunod po, ay ano, eto po, sabihin ko lang po din yung verse sa Romans 1:21, "For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened." Sometimes po, kahit alam na yung katotohanan, iniiwas natin yung paningin natin. We are averse to the truth. Nung panahon na hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, dahil nga nascam tayo. Amen po ba? Ano pa po ba? Marked by guilt. Sometimes kapag may nagagawa tayong kasalanan, nakaka-guilty, lalong pumunta sa simbahan. Meron po bang ganon? Opo, nakaranas na din po kami ni Milet noon. Sabi ko po sa inyo, nung panahon na bata pa lang po kami, mag-girlfriend, boyfriend kami, mga ano lang po yun, 10 years ago. Wow! Bata. mga ilang taong nakakalipas. Alin po, naging mapusok, ano yung tawag doon? Nalaglag, natukso sa kasalanan. Ay, hindi ko alam. Ano bang term? Nahulog! Ayun, thank you po. Nahulog sa kasalanan dahil nahulog sa isa't isa. Ayun po, after nun, nag-guilty kay Lord, hindi na kami nag-church. Ilang taon po ang lumipas, pero sabi ko po sa inyo, katulad nga po ng isang daang tupa na wala ang isa, hahanapin ng shepherd yung nawawala. Amen po ba? Glory to God! At maraming salamat sa Panginoon kasi hindi kami pinabayaan. Binalik kami sa Kanya. Ang nangyari po, nagkataon, pumunta po kami sa mall, syempre, date-date, wow. Date-date, kasama yung baby. Hindi, joke. Pumunta po kami ng mall, meron po kami nakitang church sa isang cinema, kaya grabe po, no? Sana mapunta tayo sa SM Cinema dito, no? Kasi baka dun din po, meron din po na wawala na makakapunta, iaakay ng Panginoon. Amen? Sige po, glory to God. Ganun pong nangyari sa amin, napunta kami sa cinema. Tamang-tama po yung preaching dun sa church na yon. Ang sabi po, "There is no condemnation for those who are in Christ Jesus." Thank you, Lord. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi kung nabalot, na-marked ako ng guilt, at nagpatuloy kami hindi nagsimba, nasa na po ako, wala po ako ngayon sa harapan ninyo. Amen po ba? Pero napakabuti ng Panginoon, although I am not worthy, He is equipping me to be worthy. Amen po ba? And all glory to God po. Ayun! Sige, palakpakan natin. Palakpakan ang Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon po, ayan, i-share ko lang po, si David, ganun din yung nangyari, nagigilty din pag may nagawang mali. Sabi po dito, "My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear." Sobrang nakakatamad, nakakahiyang mag-church kasi may nagawa akong kasalanan kay Lord. May ganun po ba? Na-experience po ba natin yun? Brothers and sisters, naranasan ko din po at na masasabi ko na nakaka-relate ako. Pero ang gusto ko lamang po i-share sa inyo, ang natutunan ko po kung kailan po tayo bumabagsak, kung kailan po tayo nanghihina, dun po pala dapat tayo lalong nagsusumiksik sa Panginoon. Amen po ba? Ayun, sige po, palakpakan natin Panginoon. So yun lang po, nawa po, kahit na-scam tayo, ay tuloy-tuloy tayo. Amen? Kasi merong nangyari, ang sabi po, may payment yung pagkakascam sa atin ni Satanas. Ano po ba daw yung payment? Debt. Di ba po? Sobrang bigat pala ng payment. Kamatayan. Sabihin niyo sa katabi mo, kamatayan. Hindi mo kamuka. Mamaya kamatayan. Kamatayan yung kaparusahan ng kasalanan. Malaki, maliit, kasalanan. Kaparusahan, kamatayan. Kasi ang standard ng Panginoon, mataas. Amen? Dahil Diyos siya. So, ang sin, dapat may justice sa Kanya. Ngayon, kung ibibigay yung justice sa atin na makasalanan, kamatayan yung katumbas. Pero buti na lang, napakamahal tayo ng Panginoon. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang. Buti na lang. Diba? Thank you, Lord.
Sabi po kasi dito sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen? Buti na lang, may cross. Amen po ba? May nagbuwis ng buhay para sa ating kaligtasan. At sino po iyon? Sino? Amen. Sige po, sabihin pa natin, si Jesus! Si Jesus! Yan, sige po, palakpakan natin. Thank you, Lord! And this will be a reflection. Ang preaching po natin ngayon is about a reflection, a reminder, ano ba, sino ba, ano bang ginawa ni Jesus? Sino ba si Jesus sa buhay natin? Bakit niya sinabing it is finished? Ang it is finished po sa salitang Greek, if I'm not mistaken po, tetelestai, ang ibig sabihin po nun, tapos na. Sabi nga po kanina, shinare din ni Pastora, parang kapag halimbawa may utang ka, tapos bayad mo na lahat, sabihin mo, tetelestai. Sino pong bayad na sa utang? Sabihin, tetelestai! Wala pa. Tetelestayable pa lang po. Malapit-lapit na po. Tetelestayable. Pero di ba po, yun daw po yun. Kasi nga, ang utang ng kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. At yun po ang nangyari dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabi nga po sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Yung Son na yun, napako sa krus. Crucifixion. Alam niyo po ba yung crucifixion? Ito po yung pinakamahirap pala na method ng kamatayan. Or parang, ano po? Yung method ng kamatayan ng unang panahon sa mga Greeks, tama? Crucifixion. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, unti-unti yung kamatayan mo dito sa sobrang sakit. Kasi po, kapag nakaganon yung kamay nyo at nakalambitin kayo, mahihirapan daw pong huminga yung dibdib nyo kasi yung pinaka-weight nasa kamay at saka nasa dibdib. Pag gusto nyong huminga, kailangan tutungkod kayo konti dun sa pinagpapakuan sa paa nyo. E di masakit pa din, di ba? Hanggang sa mamatay. So sobrang sakit, sobrang hirap na kamatayan daw po pala yung crucifixion. It's the worst method of punishment to death, or of death noong unang panahon. Sige, tuloy pa po natin. Crucifixion. So, sometimes po kasi nakakalimutan natin, no, yung ano yung kaligtasan ba na natatamasan natin. Kasi when we forget, sometimes it affects how we react. Diba? Na sometimes nakakalimutan natin, si Lord crucified, diba? Ngayon, nag-worship tayo kanina. Sometimes, hindi natin maitaas yung kamay natin. Nakakalimutan natin na si Lord hanggang kamatayan nakaganito para sa atin. Amen ba? So yun, crucifixion, ano po ba ang susunod? Rejection. Ano pong nangyari bago po siya kinusify? Nireject po siya. Imagine nyo po, sino po ba nakaranas na rejection dito? Amen. Di ba? Ang sakit po ng rejection, no? Pwede pong ma-reject sa trabaho. Mag-a-apply ka, tapos hindi ka natanggap kahit feeling mo qualified ka. Na-reject ka dun sa school na gustong-gusto mong pasukan. Ang sakit din nun sa puso. Na-reject ka ng nililigawan mo. Hindi ako makarelate. Hindi, joke. Yung pala walang niligawan. Na-reject ka. Diba? So, masakit. Pero alam niyo po, ang maganda, naranasan ng Panginoon yan at nakaka-relate si Jesus sa iyo. Amen ba? Kasi alam niyo po nangyari, rejected siya, di ba? Pinapili kung sino po yung pakakawalan. Si Jesus ba o si Barabbas na murderer, rapist, etc. Pero ano pong pinili ng tao? Si Barabbas. Amen? Ganon din po tayo minsan sa pang-araw-araw nating buhay, pinapapili tayo kung susunod ba tayo sa Panginoong Jesus o susundin natin yung layaw na gusto natin. Sometimes, nare-reject natin ang Panginoon. At ang sinusunod natin, kung ano yung tingin natin na tama at hindi yung kalooban ng Panginoon. And sometimes, masakit yun sa Panginoon, di ba? It's rejection. Ano pa po? Oppression. Paano po ba na-oppress ang Panginoon? Bukod pa po siya sa pinako sa krus, di ba? Tinalagyan pa po siya ng koronang tinik. Sobrang sakit po noon. Sino na po nakaranas?
Wala pa naman, di ba? Nagkakaroon ng tinik kayo dito. Pero imagine nyo po, sino po yung gustong magpa-injection ng vaccine kapag nakagat ng aso, yung anti-rabies? Injection pa lang. Kinakabahan na tayo, takot na tayo. How much more, di ba? Kakaroon ng tinik yung ilalagay sa'yo. Sometimes, di ba, ginagawa ko lang pong light. Pero if you think about it, brothers and sisters, sobrang hirap po ng dinanas ng Panginoon. At bakit niya ito piniling maranasan? Dahil tayo yung naaalala niya. Amen ba? Kaya thank you, Lord. Kahit crucified, rejected, oppressed, ano pa po? Scourge. Ano po ba yan? Yung flogged, yung pinaghahampas po siya. Nung unang panahon po pala, yung pamalo ay merong mga bakal-bakal, ano, mga tinik-tinik hook sa dulo. Kaya paghampas na ganun, pagkaalis, naku, kasama pati balat, laman. Ang sakit. Natatandaan ko nga po, yung mahal na mahal ko pong lola, ayan, ano, na-scourge din ako, hinayokan. Nung po, kasi po, gusto ko lang makarelate kung siguro bata kayo, di ba? Yung mga lolo at lola natin, pag dinidisiplina tayo, mga magulang natin, ano po yung favorite nilang pandisiplina? Ano? Iba-iba? Naku. Tawad na po tayo sa bantay bata ba? Iba, hanger, walis, ano pa po? Belt, okay. Ano pa po? O, oh, diba? Iba-iba. Alam niyo po, yung favorite ng lola ko, na nag-mark talaga sa akin, hindi lang sa utak ko, ha, pati sa legs ko nag-mark. Yung alpombra. Alpombra, alam niyo po ba yon? Sinelas po siya na matigas. Matigas talaga. Kapag bakulit ako noon, at alam ko po, ano yun eh, okay sa akin. Hindi ko po alam sa ibang mga bata or ibang mga magulang din. Pero sa akin po, looking back, yung pagdidisiplina na yun, nakatuto po sa akin. Pero yun nga, nag-mark, at nai-share ko po sa inyo ngayon, yun po ang pagdisiplina niya. Pag kinawakan na po ng lola ko yung alpombra, nako, behave na po ako. Kasi natatandaan ko po na, nako, nagmamark yung ilalim ng alpombra. Ganun. So, sabi ko, ganun pa lang takot na takot na ako. Pero yung naranasan ng Panginoon, mas mahigit pa. Imagine nyo po yung alpombra na yon, may mga tinik-tinik. Nako, hindi ko kaya. Di ba? Imagine nyo po yung sinturon na pinanghampas sa inyo nung bata kayo, nilagyan ng mga tinik-tinik. Di ba po, sobrang sakit, no? Ini-imagine pa lang, mapapa-cringe ka na. Pero ganun po yung nangyari sa Panginoong Jesus. Pero bakit niya pinagpatuloy? Bakit ba, Lord, na tinuloy mo pa to? At dun po tayo bumabalik. John 3.16, for God so loved the world. Amen. Sige, palakpakan natin pa ngayon. Thank you, Lord. Ano pa daw po ang naranasan ng Panginoon? He was put to shame. Alam nyo po, sabi po sa mga studies, hindi po dun sa katulad ng nakikita natin usually na may tapis ang Panginoong Jesus, nung pinako daw po pala siya ay siya ay nakahubad. Kasi po, sabi din sa Bible, pinagparti-parti po yung damit niya ng mga kawal, tapos yung pinaka-undergarment niya, yun po ay palabunutan kung sino makakapan, sino mananalo sa kanya yung undergarment. Maganda daw po kasi, parang ganun. So, wala po siyang saplot. So, parang imagine nyo pa lang po, ako nga po, sabi ko kanina, nahihiya na ako kapag may nag-deliver ng Grab tapos nakahubad lang ako ng ano. Tatawagin ko yung misis ko, pakikuha yung delivery. Kasi nga nakahubad ka, ayaw mo makita na ganito yung tiyan mo, di ba? Wala kang damit. Paano? Yung put to shame, buong katawan, nakasabit, tapos nakikita ng buong madla. Yun po yung naranasan ng Panginoong Jesus aside from dying on the cross. Amen po ba? Crucified, rejected, oppressed, scourged, shame. When I look back, pag natatandaan ko po to, brothers and sisters, yung ulan, ngayon, panahon na puntag ulan, pero Sunday, isipin ko, ulan lang yan, makikita pa rin ako sa church. Amen po ba? Yung halimbawa, medyo masama yata yung tiyan ko ah. Nakakain kasi ko ng pritong ipis. Hindi, joke. Walang pagkain. Nakakain kasi akong masama. Pero Sunday,
sige, tuloy pa rin ako. Yun yung natatandaan ko, brothers and sisters, na, Lord, nakakahiya, baka maamoy yung kilikili ko, hindi ako makapagtaas. Pero wala akong pakialam, Lord, pupurihin kita. Mag-deodorant na lang ako mamaya. Brothers and sisters, I'm making it light, pero when you think and reflect about it, ganito yung pinagdaanan ng Panginoon, na yung mga simple bagay na nagpe-prevent sa atin para magpuri sa Kanya, mag-fellowship sa ating mga kapatiran, minsan hindi natin nagagawa, nakakahiya naman, no? Anong sasabihin na lang, ayan ba? Ayan ba yung, sasabihin ni Satanas, di ba? Ayan ba yung pinag-alayan mo ng buhay? Konting ulan lang, hindi na makikita sa church, hindi ka napupurihan. Konting puyat lang, naku, hindi na makakapag-amen bukas na. Di ba? Brothers and sisters, it's my reflection and I hope we can be reminded as well, no, na hindi biro yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus. Hindi biro yung pinagdaanan niya. Kaya kung may pinagdadaanan kayo ngayon, asahan nyo nakaka-relate ang Panginoon at asahan nyo, sabi niya nga, it is finished, kaya magtatagumpay tayo. Amen po ba? Sige, palakpakan natin Panginoon. Kaya sobra na lang, no, yung mga effort na parang malaking-malaki tayo. Oh, Lord, umulan, andito ako. Oo, talagang dapat andyan ka. Si Lord nga hindi nag-quit eh. Di ba? Paano na lang kung napagod si Jesus, no? Yung alimbawa, buhat-buhat niya yung ano, yung cross. E paakyat. Di ba? Buti na nga lang yung church natin, dito lang sa first floor. E paano kung nasa SM tayo? Ay, di ba, may escalator. Pero imagine yun, no? Nagbubuhat si Lord, paakyat sa cross ng Kalbaryo. Tapos, napagod. Sabi niya, eh pag umulan naman, hindi naman ko makikita sa church tong taong to, tama na nga, next time na lang ako magpapako. Paano kung ganun, no? Wala tayo, lahat tayo ligwak, amen ba? Lahat tayo may kabayaran ng kasalanan at ito ay kamatayan, kita kids, amen? Buti na lang po, maraming salamat Panginoon, kasi tinapos mo ang lahat, amen? Glory to God, thank you Lord! For the wages of sin is death. Buti na lang po. Ayan, may buti na lang. Kama. Ibig sabihin, may karugtong. Sabi po dito, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Sabi po, gift. Ibig sabihin, libre. Sometimes kasi, di ba, no? Kala natin gift, kailangan nating bayaran. Hindi po. So that no man can boast nga, we cannot be saved by our good works, but by our faith to our Lord Jesus Christ. Pero ang paalala po, di ba, kung ang pananampalataya mo ay buhay, makikita yon sa gawa. Amen ba? So natural na lang po, nagagawa tayo ng kalooban ng Panginoon kasi nakikita natin ang kadakilaan ng Panginoon sa ating buhay. Amen po ba? Sige po, tuloy tayo. Ayan, Jesus gave the OTP. Buti na lang ay nagpa-crucify si Lord kasi siya ang nagbigay ng OTP sa atin. So nagpa-scam sa atin si Lord, no? Sometimes kasi brothers and sisters, totoo yan. Na-scam natin si Lord, no? Sino na po? Yung parang halimbawa may pinagpe-pray ka, Lord, meron po akong kakilala. Ano, dati kong katrabaho. Pangalanan natin, hindi, joke. Sabi po niya, sabi niya, sa akin talaga nagsabi. Sabi niya, kapag nakuha ko talaga tong trabahong to kasi gustong-gusto ko, lagi na akong sasama sa iyo magsimba. Sabi niya. O di ba? O di sama ako. Lord, nawa po matanggap siya sa trabaho na gusto niya. Yung pinagpe-pray niya na trabaho. Tatanggap! So tuwang-tuwa siya. Unang linggo, nakakasama sa church. Pangalawang linggo, pangatlong linggo, may dahilan. Pang-apat na linggo, dahilan. Hanggang hindi na nag-church. So, ano pong nangyari? Yung pangako niya hanggang ilang linggo lang. Ano nangyari? Na-scam si Lord. Pero hindi po, no? Buti na lang, ang Panginoon natin hindi tumitingin sa kung ano ang ginawa natin, kundi ang tinitingnan niya, yung finished work sa krus ng Kalbaryo. Amen ba? Kaya sometimes, sumasablay tayo, bumabagsak tayo, pero andyan ang grace, ang pagpapala ng Panginoon
kasi mahal na mahal niya tayo. Kaya when we sin, we repent and we ask for forgiveness from the Lord, and He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Amen po ba? Sabi po dito, ano po ba nangyari nung na-crucify siya and He said, "It is finished! Tetelestai! Open heaven!" Sabi po dito sa verse na to, sa Matthew 27:50-51, "And when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit, and at that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, the earth shook, the rocks split." Nung namatay daw po ang Panginoong Hesus Kristo sa cross, ang nangyari po, yung kurtina sa templo napunit from top to bottom. O ano pong silbi kung napunit? Kurtina lang naman yun. Tama po. Pero alam nyo po ba, may significance pala yung kurtina na yun. Ang sabi po kasi sa Exodus, yung templo po, sabi, meron po kurtina na maghaharang doon, at that curtain will separate the holy place from the most holy place. Ibig sabihin dati, hindi tayo pwede pumasok sa Holy of Holies, mag-petition directly sa Panginoon, kailangan pa ng high priest. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus, tayo mismo kaya nating pumunta sa throne of grace at umingi ng pagpapala, ng grasya, ng mercy mula sa ating Diyos. Amen ba? So brothers and sisters, may problema ka ba? Meron ka bang pinagbadaanan na paghihirap sa buhay? I am giving you confidence dahil dito sa sinabi ng Panginoon, yung kurtina punit na, pwede kang pumasok sa Holy of Holies, humingi ng tulong sa Ama, kasi ang sabi nga, lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi niya tinataboy. Amen ba? Hallelujah. Ngayon po, sabi po dito, aside from open heaven, thank you Lord, transformation. Sabi ko nga din, di ba, kapag tayo po ay nakatanggap na sa Panginoon, it's a natural response. Kasi it is being brought about by our faith. Kung nananampalataya tayo kay Jesus, makikita po yun sa gawa natin. And it will show sa ating kapwa. Amen ba? Sa tanong mo, akatabi mo, transformed ka na ba? Mamaya bigla kayo, nag-transformer kayo dyan. Transformation. Brothers and sisters, sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." Amen. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang bago. Para hindi. Bago, bagong gising. Ano ba yan? Uy. Buti na lang, no? Ang Panginoon, hindi tayo tinulugan, no? Okay lang po, sige, matulog kayo. Bala ka si Lord gumising sa inyo. Mamaya gulatin ko kayo dyan. Pero di ba po, naisip po natin, sometimes ganun din, ilang beses lang tayong ilang minuto lang tayong mag-uusap, mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero kung yung ilang minuto, yun, dun pa tayo naaantok, no? Tapos, sa lahat ng boses, dito pa kayo naaantok? Ano ba yun? So, ibig sabihin, may gustong gawin sa ang Panginoon, may gustong itanim, pero si Satanas gustong agawin. Kaya panlabanan yung antok nyo. Sabihin nyo sa katabi nyo, gising! Tintok yan. Okay, transformation. Ano pong susunod? Promises fulfilled. Sige, sabihin po natin para may alive-alive tayo. Promises fulfilled! Yan, sabi po dito sa 2 Corinthians, Chapter 1, verse 20, "For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God." Kung meron po kayong Bible verse na pinanghahawakan, kung meron kayong pinanghahawakan mula sa Panginoon, it is a yes in Christ. Nasa puso mo ba si Jesus? Then it's a yes. Wow, di ba? Kala mo, voice, ano yun? The voice. Sige, palawa natin, Panginoon. It's a yes for the Lord. Okay. Thank you, Panginoon. Ngayon, ano po yung response natin? Siyempre, kapag na-realize natin, no, kung gaano yung ginawa ng Panginoon, natural response is to bow, "Lord, I bow before you." Ano po yun? Una, believe. Maniwala. Sabi nga po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever
whoever believes in Him. Hindi sinabi na all boys who believe in Him, all girls who believe in Him. Kahit sino daw po, whoever, kahit sinong maniwala sa Panginoon, shall not perish but have eternal life. Thank you, Lord, and we believe that Jesus Christ died on the cross for our sins but rose again and is now seated at the right hand of the Father. Amen? Sige, palakpakan natin, Panginoon. Thank you, Lord, we believe. Naniniwala tayo, syempre, we should obey. Pwede ba namang maniwala na hindi tayo sumusunod? Kung naniniwala ka na Panginoon mo si Jesus, ibig sabihin, susunod ka. Tinawag mo pang Panginoon kung hindi ka susunod. Amen po ba? Diba? Kung sinabi mong tatay mo, ang Diyos Ama, diba? Lord, Father, thank you. Tinawag mo pang tatay kung hindi mo naman susundin. Amen po ba? Alam niyo po, ang sabi po rin po, isang paalala, sabi po dito sa John 14:21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Makikita pala sa ating pagsunod kung gano'n natin kamahal ang Panginoon. Sometimes, nakakalimutan natin, ipakita, minsan sumasablay tayo sa pagsunod, pero nawa ngayong araw na to ay maalala natin kung sino ba, ano ba yung ginawa ng Panginoon, gaano ba kasignificant yung ginawa niya para mas lalo tayong ma-encourage na sumunod sa Kanya. Amen ba? Sabi po dito, grace is a safety net, not a trampoline. Sabihin nyo, not a trampoline. Ano po ang ibig sabihin nito? Grace is a safety net. Kasi nga po, nandito tayo sa mundo at sabi ko nga po, di ba, sobrang sama. Sometimes, habang lumalakad ka, mahuhulog ka, sumasablay ka, nagkakasala ka. Pero, it's a safety net. Thank you, Lord. Because if we confess our sins, we repent, you're just and faithful to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. Ang sabi po nun, rest assured, kapag humihingi ka ng kapatawaran, kung nagkasala ka, patatawarin ka. Pero safety net po yun, hindi po yung trampoline. Ano po ba ibig sabihin ng trampoline? Yung alam niyo po yun, nagbabounce-bounce ka, tama, trampoline yung ganun. Parang ganun daw po, minsan kasi yung iba, ganun ang ginagawa sa garasya ng Panginoon. Trampoline, okay, magkakasala, op, hindi, kasala, hindi, kasala, hindi, kasala, wala, nako. Pinaglaruan po at ginawang trapo yung grasya na ginawa ng Panginoon. Sana po, brothers and sisters, hindi po tayo ganun. Amen po ba? Huwag kang magtrampolin, sabihin mo. O, sige. Huwag kang magtrampolin, batulog ka lang. Sasabihin niya, parang magtrampolin, kanina pa ako dito tulog. Pero brothers and sisters, as I mentioned, we're making it light. But this is very deep, brothers and sisters, when we reflect about it. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa atin? Diba? Na sana yung konting mga hindrances lang para tayo ay magpuri sa Kanya, ay nako, kayang-kaya natin, baliwala sa atin, at didiretso pa rin tayo sa pagsunod. Amen po ba? Lahat po ng desididong sumunod, magsabi ng amen. Amen. Wow, glory to God. Sabi po dito, last, worship. Amen. Ito naman po sabi sa Biblia, John 4:23, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshiper the Father seeks. Ang hinahanap po ng Panginoon yung tunay na pagsamba. Tama, maganda po na nagsumasamba tayo. Every Sunday, nakikita po tayo dito, nagpupuri sa Kanya. Tinatanggap yun na mabangong halimuyak ng Panginoon. Pero aside from dun, paglabas po ba natin, sumasamba pa rin po ba tayo? At nakikita ba ito sa ating mga gawa? Nawa nga po, sabi, kahit nag-hallelujah tayo dito, paglabas po natin, hindi po nagbabago yung hallelujah natin. Amen po ba? Na nakikita po sa gawa natin yung pag-worship natin sa Panginoon. Kasi po, dun po tayo, magtatapos nga, sabi ko po dito, the more we realize how much Jesus loves us, the easier it is to share the good news. Brothers and sisters, sabi po ng tema natin ngayong buwan,
know Jesus, and make Him known. Pero hindi po natin mapapamake known si Jesus kung tayo mismo hindi natin kilala ang Panginoon. Yun po ang unang step. Kilalanin natin ang Jesus na sinasamba natin. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon na problema? Diba? Parang meron bang pagsubok na pinagdaraanan ka ngayon? Balik ka dito sa krus. Balik ka sa krus. Tingnan nyo po, no? Kanina, light lang. Pero pag pinanood natin, taken po yun sa Passion of Christ, Passion of the Christ. Pero actually, hindi pa po yun talaga yung nangyari sa Panginoong Jesus. Sabi nga po sa Isaiah, yung prophecy about the Messiah, yung mukha niya hindi talaga maipinta, hindi ma-recognize. And brothers and sisters, no, nagpatuloy yung Panginoon hanggang masabi niya yung sinabi niya, it is finished. Bakit? Para sa atin. Amen? Para sa atin. Kaya ako, as for me, and I pray na bawat isa din sa atin, magpapatuloy ako kasi yung Panginoon, hindi ako sinukuan. Amen ba? Na kapag halimbawa, feeling ko ang daming problema, feeling ko kulang yung nagmamahal sa akin, walang nagmamahal sa akin, babalik ako dito, may namatay sa krus para sa akin, nagmamahal sa akin. Amen ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. I invite Pastor Presi to add. Thank you. The word tetelestai is a Greek word, which means it is finished, it is completed. Hindi niya sinabing I am finished. Iba yon sa I am finished sa it is finished. Pag sinabing I am finished, wala na, patay na ako, tapos na ako. Pero sabi niya it is finished. Nang ibig sabihin, I have completed the task I have set to do. Tinapos ko ng maayos ang dapat kong tapusin. Ito pong ibig sabihin ng tetelestai. And when Jesus, that was the second to the last seven words na sinabi ng Panginoon when He was on the cross. Because the last word, ang last word niya ay, Ama, sa iyong mga kamay, hinahabilin ko ang aking espiritu. When Jesus said that, alam niyo talagang ang Panginoon, hirap na siya. At siguro nakita niyo yung film, di ba? Kayo ba, di ba kayo na-convict na habang siya pinapalo, tapos bigla siyang tumingin na ganun? Diba? Parang, you know, the God na inaawitan, sinasamba sa langit, iniwan niya lahat ng comfort sa langit para magkatawang tao at para mamatay sa ating kasalanan. Lahat yun ginawa niya sa atin because He loved us. Ngayon, sabi doon kanina sa preaching, may oppression. Sa totoo lang. And until now, nararanasan pa rin ng Lord ang oppression. Sa paanong paraan? Si Satanas, lagi niya sinasabi, tignan mo, sayang yung pagkamatay mo. Kasi kung patuloy po tayo gumagawa ng kasalanan, ang sabi po sa Hebrews 6, verse 6, kung naranasan mo na lahat ng pagliligtas at kabutihan ng Diyos at patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan, pinapako uli natin sa krus ang Panginoon. At binibigyan natin ng kahihiyan ang anak ng Diyos. Satan is still oppressing Jesus. Tignan mo, namatay ka dyan sa taong yan, pero ngayon, tinamang buhay niya, kasalanan pa rin ang ginagawa niya. Kapatid, kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, patuloy natin pinapako ang Panginoon sa krus. At parang tinasabi natin, walang kwenta yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Praise God! May mensaheng ganito to remind us. Siguro iba sa inyo, nangihina dahil maraming pagsubok, maraming problema na dumarating. Tama lang, naibalik natin ang mensahe, the cross. Dahil doon makita natin lahat ng hirap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Wala tayong maireklamo sa Diyos. Kasi yung hirap natin na naranasan, kumpara sa naranasan ng Diyos, nakita nyo, I was so distracted nang makita ko, yung Panginoon, alam nyo, hinahampas siya, pinagtatawanan siya habang tumatalsik yung laman. Tapos pinipilit ni Jesus na tumayo, na gano'n na yung kamay niya, nanginginig niya, pero sabi niya, tatapusin ko tong laban na to. Tatapusin ko.
dahil gusto ko silang makasama sa buhay na walang hanggan. Kapatid, ikaw, paano mo pinaglalaban si Lord sa buhay mo? Baka naman higaan lang, talo na si Jesus sa buhay mo. Hindi ka maawat ng higaan. Hindi ka maawat ng kung ano-ano sa tawag ng barkada. God does not deserve that. With all the sacrifices that Jesus he has given us, Jesus is worthy of all sa lahat ng meron tayo. Ang buhay natin, ang lakas natin, talento natin, resources natin, lahat. Bakit? Dahil si Lord, all out si Lord pagdating sa atin. Pero tayo, kaya ba natin maging all out kay Jesus? Kaya ba natin? Every Sunday that you will come here in the church, nawa, hindi kayo pupunta dito dahil sa tao, dahil kung anong kanino, pupunta tayo dito dahil gusto natin parangalan ang isa, nag-iisang Diyos. Amen. Ang sabi doon, ano may offer natin sa Panginoon? Kasi ngayon talaga, marami na ang iba, mas inuuna, o kaya ang sinasamba. Ang Diyos, ang gusto lang marinig sa atin, Lord, kahit mabigat ang aking nararanasan, I'm here to worship you. Kasi yung cross na yan, kung ano man yung cross na daladala mo ngayon, hindi yan maikukumpara sa cross na dinala ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. And yet, He stretched His arms. Hindi ako maawat sa sakit. Ang dami ng sugat ng buong kanyang katawan, pero inunat pa rin ang kamay niya para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ikaw kapatid, aawit tayo sa Panginoon, sa asamba tayo, na hindi natin maitaas ang ating mga kamay. Bakit tayo nahihiya? Gagawin mo yan para kay Lord, ah. Hindi yan para sa katabi mo, hindi para kay pastor, kay pastora, o kahit kanin nandito. Lahat, pag tayo, every time, mga kapatid, isiksik natin sa isip natin to. Every time that you will enter this church, lahat ang gagawin natin para sa Diyos lamang. Kaya wala kang dapat ikahiya para kay Lord dyan. Are you willing to worship the Lord? Come on. Stand on our feet and let us give the Lord the worship that He deserves. He longs for that. Iyan ang kinakauhawan ngayon ng Panginoon. Ang sambahin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip. The Lord, kahit may problema ako, sasambahin pa rin kita ng buong puso at buong kalakasan, Panginoon. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Come on, let us give our King the worship that He deserves. Come on. Hallelujah. Yes, oh God, salamat sa iyong pag-ibig. And I fail you, I know you love me. Your holy prayer. Ano man ang nararanasan mo ngayon, let's go back to the cross and see what the Lord has done for all of us. Ng Panginoon. Mga kapatid, kinakauhawan niya ang pagsamba ng kanyang mga nilikha. At sa lugar na ito, siya lamang ating itataas. Hallelujah! You go before.
Sala. Kasi hindi na muling babalik ang Panginoon para magbigay ng buhay. Tapos na yon, tinapos niya na. It is finished na eh. Amen? Salamat sa iyo, Panginoon, sa mensahe na amin na napakinggan, na nagpapaalala sa amin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung paano ka nagsakripisyo alang-alang, O Lord, sa aming mga kaluluwa. At nawa, O Lord, bigyan mo rin kami ng puso na marunong magpasalamat sa iyo. Na tumatak sa aming isip at puso ang lahat ng mga sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kung kami man ay nangihina, kung kami man, O Lord, ay may problema, Lord, tingnan lang namin yung ginawa mo sa krus. And we will become relieved, O God. Dahil ikaw, Lord, binata mo, ginawa mo lahat ng hirap, pagpapasakit, lahat ng kahihiyan tinanggap mo, lahat ng rejections, lahat ng pananakit sa iyo, Panginoon, lahat ng pag-aalipusta sa iyo, Lord, tinanggap mo. It is because for all of us, dahil mahal mo kami, Panginoon. Kaya naman, O God, narito ang bawat isa, ang iyong mga anak, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy ka rin namin ipaglaban sa buhay namin. Ano man, O Lord, ang aming kinakaharap, hindi ito maging hadlang, hindi ito makapaghiwalay sa pag-ibig namin sa iyo, tatayo kami, magpapatuloy kami, patuloy kami nasasamba, maglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dahil ito, Lord, ang karapat dapat na ibigay namin para sa iyo bilang pagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo. At gayon din po, Panginoon,
sa amin din pagkakaloob sa iyo, Panginoon, dahil Lord, you gave everything for all of us. At Lord, hindi kabawasan sa amin kung kami man ay magkaloob o magbigay ng amin tithes and offering. Dahil ito, Lord, ay pagsunod sa iyo at pagkilala na ikaw ang Diyos na nagkakaloob at nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Sa araw-araw, Lord, hindi mo kami pinababayaan. Marami mang problema dito sa mundo, maraming kakulangan, maraming naghihirap, pero ang iyong mga anak, hindi mo pinagdadamutan na mabubuting bagay, Panginoon. Kaya lubos kami nagpapasalamat. Mga kapatid, taas natin ating mga sobre sa ating tithes and offering. Lord, we thank you so much. Ito po, Lord, ay tanda ng aming pagmamahal sa iyo dahil sinabi mo, Lord, sa John 14:15, if we love you, we will obey your commandments. And this is one of your commandments, to give. Salamat po, Panginoon, kaya kami nakakapagbigay dahil pinagpala mo kami. We thank you, Lord, for everything you have done. Lord, pagpalain mo rin ang aking mga kapatid na patuloy na sumusunod sa iyo at kumikilala sa iyong kabutihan at kadakilaan sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord, for your goodness. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.